Solemnity ngayon ng Christ the King. Pero of all the readings na pwedeng basahin na gospel ngayon, bakit yun pang tungkol sa noong nasa kalunos-lunos na katayuan pa si Jesus? Bakit bahagi pa ng passion narrative ang naging reading natin ngayong Sunday? Welcome sa Shortcut, ang inyong weekly companion sa pagbabasa ng CCC o ang Catechism of the Catholic Church. Ang salitang Christ ay Greek translation ng Hebrew word na Messiah, na ang ibig sabihin ay anointed. Naikabit na sa pangalan ni Jesus ang salitang ito dahil na-fulfill niya perfectly ang divine mission na ibig ipakahulugan ng salitang Christ. Natupad ni Jesus ang messianic hope ng bayan ng Israel sa pamamagitan ng kanyang threefold office bilang priest, prophet, and king. Tinanggap ni Kristo ang title na Messiah o Christ, pero hindi sa pagkakaintindi ng maraming tao noon bilang isang political leader. Mula nung sinabi ni Pedro kay Jesus na siya ang Messiah, malalaman nating sinimula ng ipaunawa ni Jesus ang kanyang passion, death, and resurrection, gaya sa sabi sa Matthew chapter 16 verse 21. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Sabi sa Catechism, Jesus accepted Peter's profession of faith, which acknowledged him to be the Messiah, by announcing the imminent passion of the Son of Man. He unveiled the authentic content of his messianic kingship in his redemptive mission as the suffering servant. Hence, the true meaning of his kingship is revealed only when he is raised high on the cross. Magandang aral sa atin ang pag-unawang ito sa pagiging hari ni Kristo. Bukod sa totoong hari siya ng sanlibutan dahil nga all things were created through him and for him, tunay siyang hari dahil napagtagumpayan niyang iligtas ang sanlibutan sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. No wonder, sabi sa second reading ngayong Sunday, and he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything, he might have the supremacy. Maraming salamat sa pag-aaral ng Catechism kasama namin ngayong Sunday. Para sa mas kumpletong pagre-review, basahin lang ang CCC 436 to 440. Ang ating sikot ay mula kay late Father Pedro Salgado OP. As sharers of the kingship of Christ, we thus have to continue what Jesus did in his lifetime to establish as far as we are able God's kingdom on earth, a kingdom that is based on an unflinching love and sacrifice for God and for neighbor. Muli, Fray Joner Paulo Enriquez OP po, and this is Shortcut. See you next week.